Magandang araw po sa iyo, Sir Carl, pati na rin sa lahat ng iyong tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Joan. 45 taong gulang, may 2 akong anak at kasalukuyan kaming naninirahan ng aking pamilya dito sa lungsod ng Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan ko sa isang baryo na sakop ng lalawigan ng Bicol. Ayon kay Mama, nakailangan raw ng makakasama ni Lola ko sa probinsya dahil madalas na itong magkasakit at wala itong kasama sa bahay. May mga kamag-anak naman sa malapit pero nakahiwalay ng bahay. Iba pa rin daw yung may kasama siya sa bahay mismo, kaya uuwi kami at doon na titira. Doon ko na rin daw ipagpapatuloy ang aking pag-aaral. Si Papa ko naman ay naiwan sa Maynila dahil may trabaho ito at hindi siya makakapaghanap ng mapagtatrabahuan kung sasama siya agad sa amin sa Bicol. Wala namang problema sa akin ang pagtira sa probinsya nila Mama. Dahil ilang beses na rin naman kami nakapagbakasyon doon at nagustuhan ko ang lugar, partikular na ang paaralan ng elementarya. Dahil hindi ito kalayuan sa bahay nila Lola ko. Dumating kami noon ng lampas katanghalian. Matapos ng kaunting kamustahan ay kumain na kami ng tanghalian at nagpahinga. Pasado 3 noon ay nagising ako. Naisipan kong magpunta na agad sa school para mag-submit ng mga requirements ko sa pagtatransfer. Alam ko na rin naman kung saan ang room ng bawat grade. Dahil maraming beses na kami pumasyal doon noong nakaraang bakasyon namin ni Mama. Tulog pa si Mama noong umalis ako, kaya hindi na ako nakapagpaalam. Dala ko noon ang isang envelope na naglalaman ng aking mga dokumento. Habang naglalakad ako papunta sa eskwelahan, ay may nasalubong akong isang batang babae na naglalakad ng nakapayuko. Sa tingin ko ay hindi nalalayo ang edad dito sa akin. Buhaghag ang kanyang buhok at medyo luma ang kasuotan. Hindi ko mawari kung anong nangyari sa kanya dahil humihikbi ito ng patago at palihim na pinupunasan ang luha sa mata habang naglalakad. Gusto ko sana siyang kausapin pero naunahan ako ng hiya dahil hindi pa naman kami magkakilala at sa tingin ko ay mahiyain din siya dahil hindi nga tumitingin sa makakasalubong. Pagkarating ko sa paaralan ay halos wala ng mga estudyante dahil nag-uwian na. Pagkarating ko roon ay naabutan ko ang magiging guro ko na naglilipit na rin ng kanyang mga gamit. Magandang hapon po, ma'am. Ako nga po pala si Joan, galing Maynila. Gusto ko sanang mag-enroll ngayong hapon para po bukas ay pwede na ako pumasok agad. Sige, iha. Ngiting tugon naman ang guro. Napangiti na rin ako dahil mukhang mabait siya. Hindi katulad ng ibang guro na kapag hapon na at pagod ay nagsusungit na agad. Iniabot ko sa kanya ang hawak kong envelope na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa akin, gaya na lamang ng live birth certificate at card. Uy, academic achiever ka pala. I am rooting for your performance tomorrow. Puri naman ang guro nang tignan ang aking card. Sige po, ma'am, mauna na po ako. Baka maabutan ako ng pagdilim sa daan. Ah, sige iha, mag-iingat ka. Hindi na ako nagtagal pa roon dahil mukhang kami na lang ang tao sa paaralan. Nang pagkalabas ko ng paaralan ay dumaan muna ako sa tindahan sa harap ng gate para bumili ng kanilang street foods. Nakakatakam kasi tignan ang mga piniplitong tuhog-tuhog na nakadisplay. Sino ba naman ang batang hindi maaakit kapag nakakita ng ganoong mga pagkain? Lalo na ako na bihira lang makakain ng ganoon dahil pinagbabawalan ako ni Papa na kumain nito. Pero dahil wala siya roon, kaya malaya akong makakakain. Ate, pabili po ako ng isaw. Lagyan niyo po ng maraming sauce, ha? Usal ko pa sa nagtitindang babae na mukhang kaidara ni Mama ko.
5 pirasong isaw ang binili ko at inilagay ito sa supot na may nakalagay din na nakabalot na sos. Baka kasi mapagalitan pa ako ni Mama kung dadamihan ko ang pagbili. Makulimlim na ang paligid kaya binilisan ko na ang paghakbang para makarating na agad sa bahay. Habang binibilisan ko ang paglalakad, ay siya naman ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Tila kasi may sumusunod sa akin habang naglalakad ako. Naisip ko pa ang kwento na madalas daw makaengkwentro ng mga kababalaghan ang mga dayo o bago lang sa lugar. Kaya naisip ko na baka hinahabol na ako ng aswang o mga engkanto. Kahit pilitin kong maging positibo ay nanaig pa rin yung takot. Hindi ko pa naman kilala ang mga tao roon. Balibalita ko kasi na kadalasan sa probinsya ay may mga nangyayaring kababalaghan o patayan. Sabi ng iba, gawa lang daw ito ng mga mamamatay tao. Samantalang haka-haka naman ng ibang tao na gawa ito ng aswang. Nang pagdating ko sa bahay ay agad akong sinalubong ng sermon ni Lola Lita, kasabay ng pagkurot niya sa aking tagiliran. Napailing ako sa sobrang sakit at halos mabitawan ko ang hawak kong isaw. Unang araw mo pa lang rito, naglakwatsa ka na agad. Saan ka ba nang galing ha? Madilim na oh. Ikinanlong ko naman agad ang dalawa kong kamay sa kanyang hita, saka nagmano para maibsan ang galit. Ganito yata talaga kapag tinutubuan na ng puting buhok sa ulo, ang sungit na. Ayaw na ayaw niya kasi na umaalis ng hindi nagpapaalam at nagpapagabi sa daan. Lalo na at kararating lang namin sa baryong iyon. Bago kami nagpunta sa lugar na iyon ay ikinuwento ni Mama sa akin ang kanyang karanasan noong bata pa siya. Halos hindi sila makapaglaro sa labas ng bahay dahil hindi sila pinapayagan ni Lola Lita. Makakapaglaro lamang siya kapag pumasok sa paaralan. Hindi rin kasi ako noong nagpaalam kay Lola na pupunta sa paaralan. Kaya galit ito at nagulat din dahil gabi na ako nakauwi. Hay, naku ma. Nagpa-enroll na siguro yan si Joan. Sabik na kasing pumasok agad bukas para raw makilala niya na ang mga bago niyang kaklase. Kaya hindi na naghihintay sa akin na ako mismo ang magpa-enroll sa kanya. Ani Mama kay Lola. O siya, apo. Sa susunod, huwag mo na yung uulitin ha. Magpapaalam ka pag aalis ka. Dahil baka anong mangyari sa'yo sa labas at wala pa kaming kaalam-alam. Opo Lola. Sagot ko naman rito at hinalikan pa ako sa noo. Joan, saan mo ito binili? Tanong ni Mama nang mahagilap ang dalawang isaw na nakalagay sa plastic. Ma, doon po sa tapat ng paaralan. Yung may tindahan doon. Sagot ko naman rito. Sa susunod Joan, huwag kang bibili ng bibili kung saan-saan. Hindi mo pa nga kilala ang mga tao rito. Baka malason tayo niyan. Tsaka, sinuway mo na naman ang bili ni Papa mo. Hindi ba't pinagbabawalan ka kumain ng ganyan? Pangaral pa ni Mama sa akin. Ma, wala naman dito si Papa. Hayaan mo na. Tsaka, ngayon lang naman ito eh. Huwag mo naman ipagkait sa akin kahit minsan lang. O siya, umupo ka na at kakain na tayo ni Lola mo para makapagpahinga na rin tayo ng maaga. Huwag mo kalimutan maghugas ng mga kamay ha. Dali-dali naman akong nagtungo sa lababo para maghugas ng kamay at pumuwesto na sa hapag. Ayaw na ayaw kasi ni Mama na kumakain kami nang hindi nakakapaghugas ng kamay. Dali-dali kong inilabas ang mga isaw sa plastic at inilagay sa isang maliit na platito. Kinuha ko ang dalawang piraso noon at inilagay sa aking plato. Pagkatapos kong kumain ay umakyat na ako sa aking kwarto sa itaas para ipahinga na ang sarili. Kailangan ko pa kasing iayos ang mga dala kong mga gamit pang eskwela. Iniwan ko na rin sina Lola at Mama sa baba na nag-uusap. Kahit may katandaan na si Lola, ngunit hindi pa naman naliligaw ang kanyang pandini. Kumbaga, matulin pa rin siya makipag-usap dahil malinaw niya pa rin na nadidinig ang mga sinasabi ng kausap niya.
Maaga akong natulog nang matapos kong mailigpit ang aking mga gamit. Medyo napagod kasi ako sa haba ng biyahe. Ako sa kabilang kwarto sa itaas at sa kabila naman ay sina Lola at si Mama. Kailangan kasi ni Mama na samahan ito kasi matanda na nga. Malaki ang bahay ni Lola. Ipinagawa kasi ito ni Tito na nagtatrabaho sa ibang bansa na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi at nag-aasawa. Bali dalawa lang sila ni Mama ko na anak nila Lola. Kaya maliban kay Tito ay wala nang iba pang maaasahan na mag-aalaga kay Lola. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil excited akong pumasok sa paaralan. Ika nga nila kapag bagong paaralan, bagong kaklase at bagong mga kaibigan. Nasasabik akong magkaroon ng mga bagong kaibigan sa lugar na iyon. Okay na rin siguro yung paglipat namin para magkaroon din ako ng mga bagong memories. Noong makita kong naipasok na ni Mama ang aking baon sa bag, ay agad ko na iyong kinuha at nagpaalam. Hindi na rin ako nagpahatid pa. Marami rin naman akong nakikita mga estudyante sa labas na naglalakad papasok. Kaya marami akong makakasabay. Pagkapasok ko sa gate ng school, ay nababalik ang aking atensyon sa isang batang nakaupo malapit sa puno ng mangga. Mag-isa itong nagbabasa ng aklat habang itinatakip sa mukha ang hawak na aklat kapag may dumadaang estudyante. Noong alisin ito ang aklat sa pagkakalapit sa kanyang mukha, ay bigla akong napatigil sa paglalakad dahil naalala ko na siya iyong batang babae na nakasalubong ko kahapon na umiiyak sa daan. Balak ko sanang lapitan ito nang bigla namang tumunog ang bell. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating sa magiging room ko. Gayun din ang mga batang nasa labas na kanina ay naghahabulan ay nagsipasok na rin sa kanya-kanyang mga room. Agad naman akong nakita ni Mrs. Perez noong papasok na ako. Kaya sinabi niyang doon na ako maupo sa may gilid malapit sa harapan dahil bakante naman daw iyon. Tapos pumunta na siya sa gitna. Saglit siyang nagsalita at nagpakilala. Sa kanya naman ako tinawag at sinabi na ako ay bagong lipat sa paaralang iyon. Tapos pinapunta ako sa harap para magpakilala. Masigasig naman akong tumayo at sinabing, "Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Joan Magsaysay, 11 gulang. Bagong lipat lang sa lugar na ito. Ipinanganak at lumaki ako sa Commonwealth Quezon City. Naway ituring niya akong kaibigan at kapamilya. Salamat." Nagpalakpakan naman sila habang yung iba naman ay ngingitian ako. Magkakilala na silang lahat kaya hindi na kailangan na magpakilala sa isa't isa. Subalit para sa kapakanan ko ay pinapunta pa rin sila ng guro sa harapan para ipakilala ang sarili tungo sa akin. Nang magsimula na ang pagpapakilala nila ay gayon din ang pagpasok ng batang babae na nakita ko kanina sa labas. Hindi ko akalaing magkaklase pala kami. Nakayuko niyang tinaluntun ang kanyang upuan. Ni hindi ito bumati o humingi ng paumanhin sa klase o maging sa guro dahil late siya pumasok sa silid-aralan. Kahit maaga naman sana siyang dumating sa paaralan, bakas talaga sa kilos ng batang iyon ang pagkamahiyain. Matapos maipakilala ng lahat ang sarili, ay tinawag siya ng guro para gawin niya rin ang ginawa ng iba. Pero tila labag sa kanyang kalooban na gawin iyon. Pero wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Ako si Ninita Tumani, pero Nini ang tawag nilang lahat sa akin. Ipinanganak at lumaki din ako sa Barrio Isidro. Bago pa man siya matapos ay nagsitawanan na ang lahat sa naging pagpapakilala ni Nini. Kakaiba kasi ang apelido nito o baka nais din nilang matawa ako para sabayan ko sila sa kanilang kalokohan. Agad na tinapos ni Nini ang kanyang pagpapakilala at patakbong umupo sa kanyang upuan. Habang nagtuturo ang guro sa aming harapan,
ay dito ko nagawang pagmasdan ng maigi ang batang si Nene. Tahimik itong nakayuko habang nakikinig sa aming guro. Pakiramdam ko ay halos hindi na ito humihinga sa pagkamahiyain nito. Pagkatapos ng ilang subject ay lumabas ako sa silid-aralan para bumili ng makakain sa kantin. Nang pagbalik ko ay nadatnan kong umiiyak si Nene habang tinatawanan siya ng mga kaklase namin. Nilalait na naman nila ito. Agad uminit ang aking tenga at sinunggaban ko sila. Ano ba kayo? Alam niyong mahihain na yung tao? Ayaw niyo pang tigilan sa panlalait niyo? Hindi na nga yan nagsasalita para hindi makaagaw ng pansin. Talagang kayo talaga ang nagsusumadyang guluhin ang buhay niya. Ano bang ginawa niya sa inyong masama para pag-inita niyo siya? Kayo ba ang nagpakain sa kanya para ganyan-ganyan ninyo si Nene? Nabaling ang atensyon ng lahat ng mga naroon sa akin dahil sa pagsinghal ko sa mga estudyanteng naluloko kay Nene. Hindi siguro nila inakalang ganun ako kung magalit kasi pala kaibigan nga ako. Kaso hindi ko na mapigilan ang aking sarili kapag may nakikita akong inaapi. Tinabihan ko si Nene at maraang hinagod ang kanyang likurang bahagi. Patuloy pa rin kasi ito sa pag-iyak. Kaya pala, noong araw na una ko siyang nakita ay ito ang dahilan kaya siya umiiyak. Nang makaalis na ang lahat sa silid-aralan, ay nagsimula na itong tumugon sa aking mga katanungan. Nagsimula na siya makipag-usap sa akin. Joan, maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin ha. Anito, habang mababakas ang kaginhawaan sa kanyang mga mata. Habang marahang inaalis ang buhok na dumikit sa kanyang pisngi at mukha. Niyakap ako nito dahil ako lamang daw ang tumuring sa kanya bilang kaibigan. Aniya sa buong buhay niya. Ngayon lamang niya naramdaman na may tumuring sa kanya na isang normal na tao. Walang anuman Nene, simula ngayon hindi na sila makakapanakit sa iyo o kahit mang asar dahil ako ang makakalaban nila. Ani ko naman sa kanya na nagpagaan ng kanyang loob. Noong mag-uwian ay sabay na kaming umuwi patungo sa kanya-kanya naming tahanan. Joan, saan ka nakatira? Pagtatanong pa ni Nene sa akin habang naglalakad. Ituturo ko sa iyo Nene, madadaanan mo lang yata papunta sa bahay niyo. Dahil ang sabi mo diba, malayo pa ang sa inyo. Medyo hindi pa kasi ako sigurado kung saan nakatira si Nene. Kaya hindi rin ako sigurado sa isasagot ko. Napatango na lamang ito sa aking tinuran. Kahit hindi rin alam nito kung totoo bang mas malayo ang kanilang bahay kumpara sa amin. Pero baka nga malayo ang kanilang bahay dahil nasa liblib pa raw ito na parte ng Isidro. Noong malapit na kami sa bahay namin ay sinabi ko, Nene, ayun yung bahay namin no. Turo ko pa sa isang papasok na daan. Tama ka nga Joan, malayo pa ang bahay namin kumpara sa inyo. Sige, kita na lang tayo bukas ha, bye bye. Sabi ko naman, sige, mag-iingat ka Nene ha. Nakangiti naman itong tumango habang papalayo. Pagkarating ko ng bahay ay agad kong ibinalita kina Mama ang unang araw ko sa paaralan. Nagagalak naman ito na makinig sa marami kong kwento. Alam mo anak, manang-mana ka talaga sa akin, maawain sa mga inaapi at matapang sa mga salbahing kaklase. Ipagpatuloy mo lang yan anak dahil yan ang tama. Pagmamalaki ni Mama sa akin, nagsalita naman si Lola. Apo, mag-iingat ka rito ha, dahil may mga balibalita pa naman na may aswang daw dito sa baryo namin. Bihira naman kung maminsala, kaya hindi rin magawang mabantayan upang malaman sana kung sino sa taga rito o baka dayo lang din naman. Napatulala ako sa tinuran ni Lola habang patuloy na ginagawa ang paghuhugas ng pinggan. Gayon din si Mama na pinupunasan ang lamesa dahil katatapos lang namin noong kumain. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si Lola. Naaalala ko noon ang anak ng kapitbahay kong si Clarita.
bigla na lamang nawala ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang hinala nila ay aswang daw ang may kagagawan. Lalo at hindi lamang isa ang nawala noon. Maliban sa anak ni Clarita, ay marami pa ang mga bata na nawala at hindi na talaga natagpuan pang muli. Hay nakuma, panahon pa ni Kupong-Kupong ang ganyang kwentong aswang? Maaring noon ay totoo, pero sa ngayon, panakot na lamang yan sa mga bata. Hindi na po bata si Joan para takutin pa ng ganyan? Wika pa ni Mama kay Lola, sabi naman ni Lola. Kayo talagang mga galing na ng syudad. Imbis na maging mas matalino, ay parang naging mas mangmang patuloy kayo sa totoong nangyayari sa mundong ibabaw, lalo na sa mga probinsya. Siyempre, yung mga nagpapakalat na hindi totoo ang mga aswang ay ang mismong mga aswang din, para kapag may biniktima sila, ay hindi sila ang suspect. Iisipin na taong lango lang sa droga o di kaya sindikato ang may kagagawan. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala ha, kaya walang sisihan sa bandang huli. Mahabang litanaya pa ni Lola, hindi na lang din kinontra pa ni Mama para hindi na sila magtalo. Umakyat na kami sa itaas ng hagdan dahil palalim na rin noon ang gabi. Pagkapasok ko sa silid ay agad akong nahiga. Ramdam ko rin talaga ang pagod sa maghapong mga activities sa paaralan. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako. Noong magising ako ay tumitilaok na ang mga manok. Bumaba na ako agad ng hagdan para magsaing. Alam ko kasi natulog pa si Mama. Nang tumungtong ako ng 9 taong gulang ay natuto na akong alagaan ang aking sarili. Marunong na ako sa mga simpleng bagay gaya ng pagsasaing, magluto ng itlog at simpleng mga sinabawang isda. Maging sa aking mga damit ay ako na rin ang naglalaba para hindi na maging pabigat pa sa mga gawain ni Mama. Habang binabantayan ko ang sinaing ay sinasagutan ko naman ang mga assignments ko. Hindi ko na kasi nagawa pang magkalkal ng bag noong gabi, kaya umaga ko na naalala na may assignment pala ako. Napahinto ako sa aking ginagawa nang makarinig ako ng mga sigaw sa labas ng aming bahay. Aswang! Aswang ang gumawa noon! Sa pagkabigla ko ay iniwan ko muna ang aking ginagawa para makibalita sa nangyari. Hindi kasi ako makapaniwala na kahapon lang na ikwento sa amin ni Lola ang tungkol sa aswang. Tapos kinaumagahan ay may biktima na agad. Gusto kong makita sa akto ang naging biktima para naman kahit papaano ay makumbinsi ko ang sarili ko na totoo nga ang kwento ni Lola na may aswang. Pagkalabas ko ng bakuran ay nakita kong nagtatakbuhan ang mga tao patungo sa iisang direksyon, kaya naman sumunod na rin ako. At nakita ko sa hindi kalayuan na naroon ang mga nagkukumpulang mga tao. Animoy mga imbestigador na lahat gustong makalapit at mausisa ang nangyari. Noong makalapit na ako, ay nakarinig ako ng iyak ng isang ginang. Siguro siya ang kaanak noong biktima. Napatakip ako ng aking ilong noong maamoy ang kakaibang lansa sa lugar. Kaya pala lahat ng tao roon ay nakatakip ng ilong. Kaya hinila ko ang aking damit at pinasok ang aking ilong sa may bandang liigan para kahit papaano mas maamoy ko ang aking katawan kaysa doon sa mabaho. Pagkasilip ko ay nakita ko roon ang isang tao na wakwak ang tiyan ng bahagi. Iyon bang parang pilit na binuksan gamit lang ang kamay? Kasi warak ang pagkakapunit eh. Hindi katulad ng ginagamitan ng kutsilyo o itak. Mga 10 minuto rin siguro ang iginugol ko roon para makinig ng mga sabi-sabi ng mga tao. Tapos tumalikod na ako para umalis na. May mga nagsasabi kasi na baka gawain ito ng mga kidnapper at binenta ang mga organ. Samantalang yung iba naman ay naniniwala na aswang ang gumawa dahil kung paano ito kinuha na ng laman loob. Bago pa ako makaalis ay nakita kong dumating ang kapitan.
Sabi noon agad, "Sino ang nakakita nito?" "Ako po, Kapitan. Lumabas ako ng bahay bandang alas 5 ng umaga para umihi. Tapos, nakaamoy ako ng kakaibang lansa sa paligid. Pati tunog ng nagkakagulong mga langaw. Hinanap ko ito sa loob ng bahay namin. Pero, hindi doon nagmumula ang amoy. Kaya muli ako lumabas at naglakad-lakad. Hanggang sa mapadpad ako sa bakanting loteng ito." Maiksing pagsasalaysay ng isang binata sa Kapitan. Noong mapagtanto kong may pasok pa pala ako sa eskwela, ay kaagad na akong tumakbo papauwi ng bahay. Kailangan ko pang pumasok ng maaga sa paaralan dahil nangako pa naman ako kay Nene na tutulungan ko siyang gumawa ng assignment. Pagkarating ko sa bahay ay madalian na ang lahat ng kilos. Kaunti lang ang kinain ko para makaligo na agad. Tapos nagpaalam na rin ako kay Mama na aalis na. Pagkarating ko sa eskwelahan ay nakita ko si Nene na nakaupo doon sa lugar kung saan ko siyang nakitang nakaupo noong nakaraang araw. "Kanina ka pa rito?" tanong ko pa kay Nene. "Hindi, kararating ko lang din, Joan." Sabi ko naman, "Nakiusyoso pa kasi ako eh, sa pagkakagulo doon sa barangay namin, kaya natagalan ako. Tara na, umasok na tayo sa room. Gawin na natin ang assignment mo." Tumayo naman ito kaagad sa kanyang kinauupuan. Natutuwa ako para kay Nene dahil parang nagkaroon na siya ng excitement sa pag-aaral magmula noong tulungan ko siya sa mga aralin. Noong matapos ang dalawang subject sa umaga ay niyaya niya akong magmerienda sa labas. Recess na rin kasi namin. Inilabas niya agad ang dala niyang dalawang lalagyanan ng baon. Iyong isa ay naglalaman ng kanin at iyong isa naman ay ulam. Inilabas ko rin iyong sa akin. "Joan, kaldereta oh. Pinapuno ko talaga yan kay Mama para makapagbigay rin ako sa iyo. Gusto mo?" Sabi ko naman, "Sige, pahingi ako. Mukhang masarap eh." "Oh sige, kumuha ka lang ng marami." Wika niya pa at inilapit sa akin ang Tupperware. Kumuha naman ako kaunti. Dahil baka maanghang. Si Papa kasi kapag nagluluto siya ng kaldereta doon sa Maynila ay palaging maanghang. E ayoko pa naman ng maanghang. Nagulat ako noong matikman ko ang dalang ulam ni Nene. Hindi ko akalain na ganoon iyon kasarap. Kalderetang may gata daw kasi iyon, kaya malinamnam. Hindi na ako nahiya pa. Sumandok ako muli ng marami. "Ang galing pala magluto ng Mama mo, no?" "Siyempre, the best talaga si Mama magluto." Wika niya naman. Matapos makakain ay nagkwentuhan lang kami. Pero naputol lang aming usapan nang tumunog na ang bell para sa pagpapatuloy ng klase. Kinahapunan noon, tinawag kami ng isang kaklase namin. Plano raw nilang sorpresahin ang kaklase naming si Hilda sa kaarawan nito. Iyong best friend ni Hilda ang may pasimuno. Ang plano ay pupunta kaming lahat sa bahay nila Hilda pagkatapos ng klase. Magpapaalam na rin daw si Jane sa mga magulang ni Hilda para hindi naman sila magulat at makapaghanda rin ng maipapakain sa amin. Doon daw kaming lahat matutulog sa bahay nila Hilda. Karamihan sa amin ay pumayag. Pero kailangan muna daw nilang magpaalam sa kanilang mga magulang. May ilan na nagsabi na hindi sasama dahil hindi naman nila kaklose si Hilda. Pero sinabi ni Jane na lahat ng sasama ay makakatanggap din ng regalo sa birthday ng mga ito. Maging si Nene ay sinabing ayaw niya raw sumama kasi siguradong wala namang may gusto na naroon siya. Sabi ko naman na ako, gusto kong naroon siya para may kadikit ako palagi. Tsaka huwag siyang mag-alala dahil puprotektahan ko naman siya kung sakaling pagtripan siya ng mga kaklase namin. Ngumiti naman si Nene at sinabing, sige raw, magpapaalam daw siya sa kanyang mga magulang. Matapos ng kalahating oras na pagpaplano, ay nagawa ni Jane na mapasang-ayon ang lahat. Tuwang-tuwa ito at sinabi pang, hindi raw kami magsisisi dahil maraming ihahandang pagkain ang mga magulang ni Hilda. Pagka-uwi ko
ay nagpaalam ako kay Mama. Noong una ay ayaw sana ni Mama pumayag, pero sinabi ni Lola na kakilala niya naman ang pamilya nila Hilda at siguradong ligtas naman kami doon. Noong sumapit na nga ang araw ng kaarawan, ay magkasama si Jane at Hilda sa library. Sinadya ni Jane na magpasama doon para may pagkakataon kaming maunahan na makarating ng bahay si Hilda bago ito umuwi. Noong dumating si Hilda, ay sabay-sabay kaming sumigaw ng happy birthday pagkapasok niya ng pintuan. Hindi naman ito makapaniwala na naroon kaming lahat. Natuwa rin ako noon dahil pati si Nene ay sumama, kahit pa napakamahiyain talaga noon. Pero kahit nasa kasiyahan na nga kami, ay ganun pa rin ang trato ng lahat kay Nene. Kaya naman, nasa gilid lang si Nene at walang ibang kinakausap maliban sa akin. Napakaraming handang pagkain sa birthday ni Hilda. Marami rin ang nagbigay ng regalo, pero kami ni Nene ay hindi nagbigay. Doon kami pinatulog sa isang malawak na silid. Hiwalay ang mga lalaki sa babae. Pero noong hindi pa matutulog, ay magkakasama lang kami sa sala ng bahay sa second floor. Maagang natulog ang mga magulang ni Hilda, kaya noong kami-kami na lang ay naglabas ng alak si Jane at Hilda. Tuwang-tuwa ang karamihan, lalo na ang mga kalalakihan. Tapos habang nagiinuman ay nagkikwentuhan rin ng kung ano-ano, hanggang sa napunta ang kwentuhan tungkol sa mga aswang. Tila lahat ay napatingin kay Nene. Pinagdududahan daw kasi nila si Nene na isang aswang dahil mailap ito sa tao at napakamahiyain. Sabi ko naman, kaya siya ganyan dahil hindi niyo siya nirerespeto. Kung aswang yan si Nene, sa tingin niyo, hindi kayo ang unang kakainin niyan dahil sa pag-aapi niyo sa kanya? Hindi naman sila nakaimi, tapos sabi na lang ni Jane na tigilan na ang topic tungkol sa aswang. Tungkol na lang daw sa mga crush at maglaro ng truth or consequence. Noong inantok na ang karamihan ay nagpasya na kami magsitulog. Ibinigay na lang doon sa mga lalaki ang natirang alak para sila na ang umubos doon sa kwarto nila. Magkatabi kaming natulog ni Nene at nakapwesto kami malapit sa may bintana. Naalimpungatan ako sa kalaliman ng gabi dahil sa lakas ng hilik ng kaklasiko. Anak ng tinapa naman, oh, kababaing tao, kung makahilik parang baka. Reklamo ko pa sa isip ko. Noong lingunin ko sa kabilang bahagi ko si Nene, ay wala na ito. Inilibot ko pa ang aking paningin sa buong silid, pero wala talaga siya. Nagpa siya akong bumaba upang mag-CR at hanapin na rin si Nene. Dahil baka pinagtripa na naman ng mga lalaki naming kaklase. Napasabi na lang ako sa isip na makakasapak talaga ako sa gabing iyon kapag may ginawa silang masama kay Nene. Pero nalibot ko na ang buong kusina at sumilip sa labas, pero wala si Nene. Tahimik na rin ang buong kabahayan. Sumilip din ako sa kwarto ng mga lalaki. Kumpleto silang naroon at mahimbing ang tulog. Naisip ko na lang na baka umuwi na si Nene. Pero napakatapang niya naman. Gabing-gabi talaga siya umuwi ng mag-isa. Bumalik na lang ako sa higaan. Kinabukasan ay maaga akong umuwi ng bahay. Nakita ko naman na nasa sala nagkakape ang mga magulang ni Hilda. Kaya nakapagpaalam pa ako. Naglalakad na ako noon papauwi pero malayo pa sa amin. Malapit na kasi sa kabilang barangay ang bahay nila Hilda. Nang makita kong may mga taong nagkakagulo. Kuya, ano pong nangyayari? Bakit niyo po pinagbabato ang bahay na iyan? Tanong ko pa sa isang binata na patuloy na nagbabato sa isang lumang bahay. May lahing aswang ang mga nakatira dyan, kaya dapat silang patayin. Hindi sila dapat hinahayaang mabuhay pa. Hindi na ako nagtanong pang muli sa lalaki dahil parang anlaki ng galit nito sa pamilyang nakatira sa bahay na iyon. Pero hindi naman siya pumapasok. Nasa labas ng bakuran lang ito nagbabato kasama ang ilan pang mga binatilyo.
Ilang sandali pa ay may dumating na mga tanod para pigilan ang mga residenteng ng Babato. Hindi ko na nalaman pa o nakita ang pamilyang nakatira sa bahay na iyon. Umuwi na rin ako agad ng bahay dahil baka madamay pa ako sa kaguluhan. Pagkarating ko sa bahay ay sinabi kong, "Lola, may aswang po ba rito sa baryo natin?" Sabi niya naman, "Diba? Sinabi ko na sa iyo noong nakaraan na meron nga." Pero Lola, ang ibig ko pong sabihin ay sino-sino sila o kung sino talaga ang taong pinaghihinala ang aswang dito sa lugar natin. "Alam mo, Apo, matagal na yung kwentong aswang rito. May mga nabiktima na rin, lalo na mga bata. Pero hanggang ngayon ay wala naman akong nabalitaan kung sino talaga o kung aling pamilya rito." Paliwanag pa ni Lola. Marami pa sana akong gustong itanong, kaso tinawag na ako ni Mama na abalang nagluluto ng pagkain. Mula ng araw na iyon ay kumalat sa buong baryo ang nangyaring kaguluhan sa isang pamilya o iyong nadaanan kong pinagbabato ng mga binata. Ang sabi ay nagsialis na raw ang pamilyang iyon pero walang nakakaalam kung saan lumipat. Basta kinabukasan ay wala ng tao ang bahay. Dahil sa balitang tungkol sa aswang, kaya naghigpit na sa akin si Mama. Hindi na ako pinapayagan na gumala ng malayo at maglakad ng mag-isa. Bala ko pa naman sanang puntahan si Nene sa kanila para makausap ko siya. Nag-aalala pa rin kasi talaga ako sa kanya dahil bakit bigla siyang nawala sa bahay nila Hilda nang walang paalam. Kaso ang problema ay hindi ko naman alam kung saan ang bahay nila Nene. Ang alam ko lang na nasa malayo ang kanilang bahay at nasa liblib na bahagi na raw ng baryo. Isang gabi noon, nakahiga na ako at malapit nang makatulog nang makarinig ako ng kaluskus malapit sa bintana ng aking kwarto. Lumakas ang paggabog ng aking dibdib at tila nahihirapan akong huminga. Nais ko sanang sumigaw para magising si Mama sa kabilang kwarto, pero pinili ko na lang na manahimik. Baka kasi pusa lang namin iyon na may hinahabol na daga. Tinago ko na lang ang bukong katawan sa kumot at tinakpan ng dalawang kamay ang tenga. Kalaunan ay nakatulog na lang ako habang nakataklubong pa rin ang kumot dahil sa takot. Noong sumapit naman ang alas 11 ng gabi, ay naalimpungatan na naman ako sa ingay ng mga tao sa labas na tila ba may nangyayaring kaguluhan. Dali-dali akong bumaba ng hagdan, bit-bit ang isang gasera at tinaluntun ang kinaroroonan ng ingay. Isa na namang balita ang umalingaungaw sa aking tenga sa pagkakataga raw ng isang aswang. Pero hindi raw iyon napuruhan at nakatakas dahil nag-anyong aso at matuli na tumakbo. Gumapang daw iyon sa bubungan ng bahay nila Mang Asyong dahil buntis ang kanyang asawa. Nagkataon naman na naroon ang kanyang mga pamangkin na nagbabakasyon. Kaya agad nagsilabasan ang mga iyon, dala ang kanya-kanyang itak at nakipagharapan sa aswang sa bubungan. Lumabas din daw si Mang Asyong, dala ang kanyang buntot ng pagi. Kaya talagang nataranta ang aswang sa dami ng tumutugi sa kanya na may mga dalang armas. Matapos ang ilang sandali ng aking pakikinig sa kwentuhan sa labas, ay bumalik na rin ako sa bahay dahil nagsibalikan na rin sa kanya-kanya mga bahay ang mga tao. Kinandaduhan ko na rin ang maayos ang pinto at dali-daling umakyat ng hagdan. Dahil sa mga kakaibang kaganapan sa labas ng bahay, kaya naman, nahirapan tuloy akong makatulog uli. Kinabukasan, kahit kulang pa sa tulog, ay bumangon pa rin ako ng maaga para magsaing. Sinanay ko na kasi ang sarili ko na bumabangon talaga ng maaga, kahit pa walang pasok sa eskwela. Nag-impake na rin ako noon agad ng baon para pagkagising nila Mama ay handa na lahat. "Anak, mag-iingat ka ha. Pagkatapos ng klase ay umuwi ka kaagad. Huwag nang tumambay sa campus. Alam mo naman ang panahon ngayon, naglipa na ang mga aswang." "Opo, Ma.
Sagot ko pa at umalis na ako agad. Hinintay ko si Nene sa lugar kung saan kami madalas magtagpo, pero hindi siya dumating. Inabot pa nga ako ng kalahating oras doon, pero noong tumunog na ang bell ay pumasok na ako sa classroom namin. Naisip ko na baka masama ang pakiramdam ni Nene kaya hindi ito nakapasok. Pagkarating ko sa classroom namin ay agad na akong naupo sa aking upuan at inilagay ang bag. Uy, Hilda, maraming salamat pala sa masasarap na pagkain ha sa birthday mo. Sabi niya naman. Naku, wala yun. Ako nga ang dapat na magpasalamat eh dahil sa pag-surprise niyo sa akin. Pasensya ka na kung hindi ko na kayo ginising nung umuwi ako. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay. Ano ka ba, Joan? Okay lang yun. Kami nga itong tulog mantika eh. Napuno ng halakhakan ang loob ng silid-aralan dahil pinag-usapan ang mga kulitan na naganap doon sa birthday ni Hilda. Ilang sandali pa ay biglang sumulpot si Nene sa aming likuran at diretsyong umupo. Nagsimula na noon ang klase kaya hindi ko na siya nagawa pang kausapin. Katulad noong una, nakayuko lang itong naglalakad at buhaghag ang buhok na tila ba hindi pa marunong mag-ayos ng sarili. Wala itong kaimik-imik sa upuan at nakayuko lang din. Noong matapos ang pangalawang subject ay tumabi ako sa kanya para kamustahin kung bakit bigla siyang nawala sa kaarawan ni Hilda. Bigla naman itong umiti at sinabing, "Pasensya ka na, Joan, kung hindi ako nakapagpaalam na uuwi ng gabing iyon. Hindi ko kasi kayang mapigilan ang mag-isip na hindi ako kasali sa kanila. Yung tipong parang naiiba ka." Garalgal na pagsasalita nito. "Joan, siya nga pala. Kaarawan ko sa susunod na Biyernes. Gusto ko rin sanang imbitahan lahat ng kaklase natin. Pwede mo ba akong tulungan na imbitahan sila? Total, kayang-kaya mo naman silang kausapin lahat, di ba?" Sabi ko naman. "Ah, ganun ba? Oo naman, ayos lang. Overnight din ba gusto mo?" "Oo sana, maghahanda kami ng maraming pagkain." "Sabihin mo, ayos lang din kahit walang regalo." "Okay, sige. Mamaya bago mag-uwian, kausapin ko sila." "Salamat, Joan ha. Tunay ka talagang kaibigan." Wika niya pa. Kinahapunan nga ay sinabi ko yun sa mga kaklase ko. Ang sabi naman nila na game daw sila doon at siguradong hindi sila mahihirapan na magpaalam dahil wala namang naging problema noong si Hilda ang nagdiwang ng kaarawan. Sabi pa ni Hilda na excited din sila ni Jane dahil first time niya makikitulog sa ibang bahay at hindi nila inakalang iimbitahan sila ni Nene sa kaarawan nito dahil simulat sa pool ay hindi nag-aaya sa kanila si Nene kasi nga ilang ito sa mga tao. Sumapit ang araw ng kaarawan ni Nene. Pagkatapos ng klase ay nauna na itong umuwi at sinabing, "Hintayin ko na lang kayong lahat ha, doon sa may daan malapit sa bahay namin." Ang sabi naman nila Jane at Hilda na hindi naman pala kalayuan sa kanilang bahay ang bahay nila Nene. Medyo nasa liblib na bahagi nga lang at malayo sa ibang mga kapitbahay. Pagka-uwi ko ng bahay ay nagpaalam din ako kay Mama. Pumayag naman ito agad dahil malaki naman ang tiwala nila kay Nene dahil madalas ko itong maikwento sa kanila. Kaya kahit sa kwento lang ay parang kilala na rin nila ito. Pero ang sabi ni Lola ay hindi niya raw kilala ang pamilya ni Nene. Ang sabi naman ni Mama na baka bagong lipat lang sa lugar. Noong naglalakad na ako papunta sa tagpuan ay isa-isa ko na rin nakakasabay ang ibang mga kaklase ko, lalo na ang mga lalaki na excited raw mag-inom. Kukutusan daw nila si Nene kapag walang itinabing alak para sa kanila. Napailing-iling na lang ako dahil kababata pa nila ay gusto na agad ng alak. Pagkarating namin sa bahay nila Nene ay nagulat kami dahil walang kahit isang bisita. Hindi katulad ng birthday ni Hilda na marami ang nagpunta maliban pa sa aming mga magkakaklase.
Naisip ko na lang na dahil siguro sa liblib ang bahay nila, kaya wala nang nagka-interes pa na pumunta. Nagtaka rin kami dahil parang wala masyadong gamit ang bahay nila Nene. Tapos noong tanungin ko siya kung bagong lipat lang ba sila roon, ang sabi ni Nene na oo raw. Dahil doon daw sila dati nakatira malapit lang sa sentro. Nagtaka tuloy ako. Dahil paanong bagong lipat lang sila? Anong nangyari sa dati nilang tirahan? Pero dahil sa abala na si Nene, kaya hindi ko na siya natanong pa ng iba. Isang babae ang nakatawag ng aking atensyon dahil nakatitig rin iyon sa akin. Lumapit doon si Nene at hinila papalapit sa amin. Sabay sabing, "Ma, ito po si Joan. Ito naman po ang mga kaklase ko." Pagpapakilala pa ni Nene sa babaeng nakatayo kanina sa pinto, "Hindi nga ako nagkamali. Iyon ay ang kanyang ina." Pinatuloy kami sa madilim nilang bahay. Wala silang kuryente at tanging iilang gasera lang ang kanilang pang-ilaw. Nasabi ko na lang na hindi malang sila gumawa ng maraming gasera o di kaya bumili na lang muna ng maraming kandila para sa kaarawan ni Nene. Lalo at balak pala nilang mag-imbita ng maraming kamag-aral. "Pasensya na mga bata ha, kung ganito lamang ang ating ilaw. Kalilipat lang kasi namin ng bahay, kaya hindi pa rin nakakapamili ng mga gamit." "Okay lang po tita," sagot naman ang karamihan. Pero napapansin ko sa ibang mga kaklase, lalo na yung mga pasosyal, na tila nadidismaya na sa nakikita. Sinabi ng nanay ni Nene, "Mga iho, mga iha, pahintay lang saglit ha, dahil ipagluluto ko kayo ng makakain." Tumango naman ang lahat, pero ako ay nagkaroon ng pagtataka. Gabi na, tapos doon pa lang sila magluluto ng panghanda, kung kailan naroon na rin ang mga bisita. Parang may mali talaga sa sitwasyong iyon. Sabi naman ni Nene, "Tara, maglaro na lang muna tayo ng tagu-taguan. Tamang-tama, may buwan ngayon, no?" Kahit nadidismaya, ay sumang-ayon na lang din ang lahat. Nagsimulang magbilang si Nene dahil siya daw muna ang taya. Kanya-kanya na kaming tago. Nauna akong pumasok sa loob ng bahay nila at nagtago. Marami rin sa mga kaklase ko ang sumunod. Pero ibang bahagi naman ang kanilang pinagtaguan. Doon ako nagtago sa ilalim ng lamesa na naroon sa may malapit sa silid. Bali patungan lang iyon ang mga gamit. Hindi iyon ang kanilang dining table. Nang biglang nagsipatayan ang mga gasera sa loob ng bahay, dumilim ang paligid. Tapos naghiyawan ang mga kaklase ko na tila natuwa pa dahil naging exciting ang taguan kasi nga dumilim. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng pagsisigaw mula sa kusina. Hindi lamang ito isang sigaw, kundi marami mula sa magkakaibang boses. Sinundan naman ito sa itaas na bahagi ng kanilang bahay. Matapos iyon ay napalitan na ng katahimikan ang buong paligid. Naisip kong marahil ay nakatago na silang lahat kaya tumahimi. Habang nagmumuni-muni ako sa ilalim ng lamesa, ay nakarinig ako ng kalansing ng itak sa may kusina. Na tila ba may tinataddad na matigas na bagay? Naisin ko mang mag-isip ng positibong bagay, ngunit mas nangingibabaw ang pangamba. Para kasing kinakabahan na ako at wala naman akong naririnig na iba pang ingay o boses ni Nene na may nakita ito sa mga nagtago. Dahil sa kuryosidad ay marahan kong inilabas ang aking ulo para silipin ang mga nangyayari. May naiwan kasing lampara na may sindi sa may kusina. Lalo akong natakot noong marinig ang pag-uusap nila Nene at kanyang mga magulang. Sabi kasi ng nanay niya, "Maraming salamat Nene, at may handa ka na sa kaarawan mo. Hindi lang isa, kundi napakarami pa. Kahit ilang araw ay hindi natin ito mauubos agad. Kaso nga lang, kailangan na din natin makaalis rito mamayang madaling araw.
dahil siguradong hahanapin ng mga magulang ang mga batang ito. Hindi ko lang alam kung tama ba ang aking naiisip, pero patuloy ako sa pagdarasal na sana ay mali ako. Sa pagkakaintindi ko kasi, kami ang handa nila para sa kaarawan ni Nene. At malaki ang hinala ko na pinatay na nila ang mga kaklase namin. Kaya siguro nagkaingay ang mga iyon at nagsigawan, tapos na nahimik na rin. Bumalik ako sa pagtatago sa ilalim ng lamesa dahil naramdaman kong may naglalakad papalapit. Tapos narinig kong nagsalita si Nene. Maraming salamat din po, Ma, sa naisip niyong paraan. Hindi ko na muli pang maririnig ang palalait sa akin ng mga kaklasikong iyan dahil wala na sila. Tinakpan ko ang aking bunganga at nag-ingat sa ilalim ng lamesa para hindi makalikha ng ingay nang magkasabay na nagsalita ang mga magulang ni Nene. Happy 18th birthday, anak! Nagulat ako sa aking narinig. Ha? 18 years old na si Nene? Akala ko naman kaedad ko lang siya. Salamat po, Mama at Papa. Wika niya pa, kasabay ng pagsasabing, Joan, lumabas ka na riyan. Kanina pa namin alam na nariyan ka lang sa ilalim ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ko at halos panawa ng ulirat sa narinig. Akala ko ay wala silang ideya na naroon lang ako. Huwag kang mag-alala, Joan. Wala kaming intensyon na patayin ka. Isa kang mabuting tao at nag-iisa ka lang na nagtrato sa akin bilang tao. Kaya nararapat kang mabuhay. Kung sakaling sa'yo hanapin ng mga magulang nila ang mga kaklase natin, pwede mo rin sabihin ang katotohanan na pinatay namin silang lahat. Pati na rin itong bahay namin ay pwede mong ituro dahil bukas na umaga ay wala na rin naman kami rito. Kahit natatakot ay wala na akong nagawa kundi ang lumabas na rin sa ilalim ng mesa. Wala na rin namang saysay kung magtatago pa ako roon. Nakaramdam na rin ako ng kaginhawaan sa aking narinig na hindi ako kasama sa kanilang papatayin. Kumain sila ng laman loob ng mga kaklase namin habang naroon lang din ako sa may upuan nakatanaw sa kanila. Kinakausap din naman ako ng mga magulang ni Nene. Isang casual na usapan na animoy. Wala silang ginawa na malaking krimen. Inalok nila akong kumain pero tumanggi ako. Kaya kumuha na lang si Nene ng saging na hinog. Iyon na lang daw ang kainin ko. Kawawa naman daw ako na pumunta sa isang kaarawan tapos magugutuman. Matapos nilang kumain ay inihatid pa ako ni Nene sa bahay namin. Pero hindi na siya pumasok pa sa bakuran. Bago umalis ay nagpasalamat pa sa akin si Nene sa maayos na pagtrato ko sa kanya at pagtatanggol laban sa mga kaklase namin. Humingi na rin siya ng tawad dahil sa ginawa niya sa mga kaklase namin. Kung hindi lang daw ang mga iyon naging malupit sa kanya, ay hindi nila iyon sasapitin. Huwag na rin daw akong matakot dahil aalis na sila sa lugar namin at hindi ko na siya makikita pang muli. Tapos dahan-dahan na siya naglakad papalayo hanggang sa nawala na sa paningin ko. Pagkapasok ko sa bahay ay nagtaka sila Mama kung bakit daw ako umuwi. Sabi ko naman na ayokong matulog doon kina Nene kasi malamok at masikip. Hindi na rin naman nag-usisa pa si Mama at hinayaan akong dumiretso sa aking silid. Buong magdamag akong umiiyak at nanginginig sa takot. Para kasing bumabalik sa akin lahat ng takot na naramdaman ko noong nagtatago pa ako sa ilalim ng lamesa. Pati na ang nilikhang ingay ng mga kaklase ko ay paulit-ulit na umieko sa tenga ko. Kinabukasan ay napansin ni Mama na wala pa akong tulog dahil namamaga ang mga mata ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang umamin sa kanya sa nangyari. Inireport namin iyon sa barangay at sa pulisya at pinalabas na nakatakas lang ako
kaya ako nakaligtas. Siyempre, dahil sa dami ng estudyanteng nawala, kaya nagkagulo talaga ang buong lugar namin. Ang iba ay sinisip pa nga ako dahil bakit hindi ko raw nireport kaagad para nagawa pang mailigtas ang mga kaklase ko. Sabi naman ni Mama na paano makakapagsumbong inatroma nga. Pero mahirap paliwanagan ang mga magulang ng mga kaklase ko. Parang sinisisi nila ako na bakit ako lang ang nakaligtas. Bakit daw hindi ko isinama sa pagtakas ang mga anak nila? Hindi ko lang masabi na kahit anong gawin ko ay hindi ko na yun maililigtas dahil pinatay na agad sila bago pa ako makalis doon. Para sa ikatatahimik ng buhay ko ay muli akong inilipat ni Mama sa Maynila. Si Mama na lang ang nagpaiwan sa probinsya namin para samahan si Lola. Kahit matagal na iyong nangyari at malayo na ako sa lugar, ay paulit-ulit ko pa rin napapanaginipan ang gabing iyon. Wakas. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sergeant Katzdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.